I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Hello guys! Welcome back to my channel. Last vlog po ay nag-grocery shopping tayo, kaya ngayon naman po ay samahan nyo akong mag-grocery haul. And gaya ng lagi nyo po ni-request, ay babanggitin ko rin po yung mga price para may kukompare siya sa ibang mga supermarket. Sa grocery haul na to, maliban po dun sa landmark na grocery shopping, ay sinama ko yung grocery namin sa SM na worth 2,400. Pero hindi na lahat nakaabot dito dahil naluto na namin siya, guys. So, kung ano na lang yung natira, ay sinama ko na. So, ang total ng haul na to is around 13,400. But, hindi lahat nandito na dahil yung iba nga ay naluto ko na po. Or, nakain na po namin. Dahil last September 7 and September 9 po kami na grocery. Ngayon po ay September 13 na. Ngayon ko pa lang siya na-hold kasi ngayon lang ako nagka-time para i-hold tong mga napamili namin. First one is yung avocado macchiato na gold label. 1.3 liters yung ganitong tub and this one is 350 pesos. Kami lang ni Daddy yung kumakain nito. Hindi mahilig sa avocado yung mga bata. Actually, si Bunso, nakikitikim siya nito. And yung next one naman, syempre, meron dapat para sa mga bata. So, yung cookies and cream, 1.4 liters naman siya. And this one is 250 pesos. This one is itong Twinkie na honey waffle cones. 12 cones na yung laman niya. Sugar cones yan. And that one is 44.50. And then yung next one is yung lakatan na banana. Pero wala, diba? Hindi nyo na nakikita sa vlog. I-insert ko na lang yung picture nung banana muffin na ginawa ko. Yung binili namin lakatan is 1.97 kg and 161.54 yung price naman niya. Kung gusto nyo pong mag-enroll sa aking online workshop, lalagay ko po yung link sa description box ng online workshop by Lorelin Feliciano-Sia. Inuuna ko itong mga frozen para ma-ref ko na ulit siya. And then yung next one is itong carnation na hash brown. Gustong-gusto ni Bunso to. Actually, gustong-gusto namin to. Masarap tong carnation. Parang mas gusto ko to. Pero masarap din naman yung parkling na nabili namin before. So, ito naman yung mini hash browns lang siya. Maliliit lang siya. And 18 patties yung laman niya sa isang box na ganito. And that one is 113. So, tatlo yung binili ko niyan. Pero, ngayon, naluto na namin yung isang box. Next one is itong star na sweet ham. Normally, yung CDO na sweet ham yung binibili ko. Pero, wala kasi noon. Kaya, ito yung kinuha ko. 75 pesos lang to. And net weight is 250 grams. Actually, mas mura to. Pero, parang mas gusto ko pa rin yung CDO. Pero, pwede naman na. And then, dalawa yung binili ko nito. Lang yung natira kasi ginamit ko na siya dun sa Bake Mac na niluto ko. Insert ko rin yung picture para naman makita niyo yung mga pinagluluto namin. And next one, itong Bambi na pizza crust. Yung thin. Mas gusto na namin ito ngayong thin kaysa yung normal na pizza dough nila, yung thick crust. Ang net weight ito is 300 grams and dalawa na yung laman niya sa isang pack na ganito. And this one is 55.50 ang isa and then apat yung kinuha ko nito. Alam niyo naman, mahilig kaming magawa ng pizza. And sobrang gusto ng mga bata yun. And malaking tipid din na gumagawa na lang kami ng pizza. So yung mga unang nabanggit ko, yan yung mga from SM na supermarket. Meron pang natitira na galing sa SM, yung condensed milk at saka yung quick milk. Pero mamaya ko na yun papakita. Kasi dito muna tayo sa mga frozen para ma-ref ko na. Yung next one na babanggitin ko, this one is from Landmark na. Kasi may difference sa presyo, depende kung saan namin siya binibili. Malaki yung difference. Mas mura kasi talaga guys sa Landmark. Actually, bumili rin kami ng mga squid balls, ng kikiam sa SM. Kaso ayun, nagtusok-tusok night na kami, kaya natusok na siya at nasasatyan na namin siya, nailabas na rin namin. Ubus na, kaya hindi ko na siya napakita. Pero yun, yun yung kasama sa 2-4 and muli rin kami ng soft drinks ng Coke Zero. So yun lang naman yung kasama sa 2-4. Next one na is itong puff pastry sheet. Yung Kawan na brand. 850 grams na siya and 5 sheets yung laman niya. And this one is 375. Medyo mahal tong Kawan eh. Pero magandang quality tong Kawan na brand. May nabibili ako before na puff pastry na mas mura
sa baking supply shop. Normally, sa All About Baking ko siya nabibili. Kaso, hindi na ako madalas at pupunta doon. So, ayan. Kinuha ko na tong kawan. Alam ko, nasa 200 lang yung binibili ko sa All About Baking. Alam ko, nasa 200 lang yun. Sa pagkakatanda ko, ito talaga mahal siya. 375. Kasi gusto kong gumawa ng tuna pie turnover. Ayun, namimiss na namin gumawa nun. Namimiss na namin kumain nun. Dati yung mga bata gusto nila yung gumagawa kami nung Nutella yung laman or mga cheese. Pero ngayon, sinahig na sila sa tuna. So, tuna yung gagawin ko. And next one, itong Bambina Mexican Tortilla. Tortillas. So, 6 pieces na ang laman nito. So, this one, ang net weight niya is 390 grams and 115.50 naman to. Apat yung kinuha ko nito. So, lagi namin itong ginagamit sa quesadilla. For easy lunch or dinner. Ayan. Yan yung mga mabilisan namin ginagawa ni Daddy pagkain. Yan ay mga frozen. So, i-ref ko muna itong mga ito. So, huwag kayong mabibigla kung mawawala siya dito sa table. Next one is ito namang seleko na seaweed sushi roll. Sobrang favorite ni Bunso to. Kaso, ito yung spicy one. Medyo napapakain na namin siya na maanghang. Yun nga lang, grabe naman din siya mag-milk dahil sa maaanghang. Kaso wala talaga yung hindi spicy. So, kumuha pa rin ako. 145 to. 8 pieces ang laman niya sa isang box. And dalawa yung kinuha ko niyan. And next one, itong Pringles. Mas mura to sa SNR. 82 pesos na siya sa SNR. 86.40 to sa Landmark. Kaso, itong mga flavor na to, wala dun sa SNR na pinupuntahan namin. So, gustong-gusto kasi itong honey mustard tsaka itong pizza na flavor. So, kumuha ko ng dalawa nito. And this one is 158 grams na. Next one naman, itong Jolly Time na The Big Cheese. Yung ultimate cheddar lang yung lagi kong binibili kasi yun lang gusto ng mga bata. So, pang movie time nila yan. And sa isang box is tatlo na yung laman niya. So, mina-microwave lang namin to for 2.5 minutes. This one is 125.40 and dalawa yung kinuha ko kasi may stock pa kaming dalawa niyan. Pang snack-snack din, ito cheese triangles ng Emborg. Gusto ko sana yung sa SNR yung ako nung brand yun yung may cow na drawing. Basta yun yung masarap. Mas gusto nung mga bata yun. Kaso wala nun sa Landmark and hindi pa kami nakapunta ng SNR pero nagpa-plan kaming mag-SNR this week or kung kakayanin ng schedule kasi gusto namin mag-stock up ng mga pang-sangyup sa lamig. Ang net weight niya is 140 grams. Ayan siya yung mga cheese triangle. So, masarap tong pang-snack. So, 8 yung laman nito and 97.20 siya. Masarap din tong pampulutan. And dalawa yung kinuha ko nito. And next is yung fusilli na pasta. 500 grams naman to, and this one is 52.25. Dalawa yung kinuha ko nito. Like ko itong ginagamit kapag nagpepesto ako. Last vlog, napakita ko sa inyo na gumawa ako ng chicken spinach lasagna roll-ups kaya naubos yung stock ko ng lasagna. So, nag-stock up ulit ako. Kumuha ako ng dalawa nitong lasagna. 454 grams naman to, and this one is 103. Mahal na nga niya. Alam ko parang dati nasa 80 lang ito na binibili ko. 90 pa yung huling bili ko. So, ayan. Talaga nagmamahal lahat ng bilihin niya yung sobra. Next one naman is itong Hello Panda. Bumili rin ako last time ito sa SNR ng isang box. And actually, may stock pa kami nito. Kaso, mas mura to sa Landmark. Sa SNR, $399.75 to. Pero sa Landmark, $349.50 lang siya. Itong ganitong box na 840 grams, may 24 pockets na to ng biscuits. So, parang gusto ng mga anak ko itong pang-snacks. And lalo na ngayon, may school na ulit. So, ayan yung mga mabilis ang pwede lang kutkutin kahit nagka-class sila. Siyempre, kahit nasa bahay lang sila, may baon pa rin sila, may recess pa rin. Parang nasa school pa rin. Mas marami pang gutom lalo ngayon na nasa bahay na. Next one, itong Fevisco na Ultimate Chocolate Chip Cookies. So, yung ganitong kalaking tub, yung net weight niya is 600 grams, is 181.20. Mas mura talaga ito sa Landmark. Alam ko parang sa SM, nasa 200 plus na ito eh. And dalawa yung kinuha ko nito kasi tagang gustong-gusto ng mga bata itong Fevisco na chocolate chip cookies. Next one, itong Eden na cheese. This one is 450 grams. Hindi ko makita kasi natakpan itong label, itong sticker na nilagay nila. So, 127 naman ito. May free siya, yan o.
may free siya na tomato sauce ng Del Monte. So, isa lang yung kinuha ko nito kasi may stock pa akong isa nito. Next month, itong Magnolia na Quick Melt. Kumuha lang ako ng isa and sa SM ko to nabili, sa SM Supermarket. So, one naman is 350, ang net weight niya is 900 grams. Next one, itong Yakult. 5 yung laman niya sa isang pack. And this one is 45 pesos naman. Hindi ako kumuha sa SNR last time kasi may stock pa kami. Ngayon, naubusan na. Kaya kumuha ko ng 4 na pack. Naubusan na ako ng stocks ng all-purpose flour. So, nag-stock up ulit ako. Ito lang kinuha ko yung 800 grams. 75-25 to. Ito yung gusto ko talagang flour, yung Maya. So, dalawa lang yung kinuha ko nito kasi hindi naman ako ganun ka... Sobrang kadalas na nagbe-bake. Pa nag-bake naman ako maramihan kasi grabing kumain yung mga anak ko. Marami pag gumawa ako, isang bagsakan, and then, sa susunod na buwan na ulit sila makakatikim ulit nun, or kung kailan ito ko, sisipaging mag-bake. So nga, dalawang kinuha ko nitong Maya na all-purpose flour. So once itong Quaker Oat na chocolate instant oatmeal. 33 grams ito sa isang sachet, and 12 sachets yung laman nito. 9.75 ang isa niya. Ayan, ito siya. So, ito yung quick breakfast namin ni Shobe. Kami dalawa lang kumakain ni Shobe nito. Si Achi at saka si Kai, hindi sila mahilig dito. May stock pa naman kami nitong tulip na pork luncheon meat. Pero, bumili na rin ako kasi mas mura sa landmark kasi talaga itong tulip. 87.15 lang yung ganitong 340 grams. Kaya kumuha ko ng 4 ulit nito. And ito talaga yung gusto ng mga bata ngayon. And mas mura to kumpara sa spam. Kalahati yung presyo niya ng spam. Kahit sa prem, mas mura pa rin siya sa prem. And yun nga, gusto ng bata yung lasa nito. And madali pang buksan. Ayan, disusi siya. And next one, itong rose bowl na sardines in tomato sauce. So yung normal lang, hindi yung spicy yung kinuha. Kasi ako lang naman yung mahilig kumain nito. At saka si Bunso. Pag yun lang, minsan trip ko lang na mag-sardinas. Meron ako din ng mga naka-plancha na size. Kaso masyado siyang madami kapag ako lang yung kakain. Kaya kumuha ko nitong ganitong maliit lang, yung 155 grams. Para, sakto lang para sa akin. And this one is 18.50. 6 yung kinuha ko. Yung mas mahal nito, yung rose bowl na gold. 28.50 naman yun. So ito yung, kinuha ko lang yung mas mura ng 18.50. Okay na ako dito. Next one is itong Clara Olay na jam. So, itong strawberry jam tsaka orange marmalade. Sugar-free na siya. Net weight niya is 240 grams. 96.40 to. Nakatawa kasi mahilig talaga ako dito and now sugar-free. Makapagbawas-bawas din ng sugar kasi sobrang sexy ko na talaga. Next one is itong champurado ng white ink. Ito talaga yung lagi namin binibiling champurado at gustong-gusto ng mga bata to. This one is $29.90 and ang net weight is 113 grams. Napakita ko na yung sa vlog, kapag gumagawa ko ng champurado, tinatap namin yon ng powdered milk at saka ng chocolate. Try niyo yun kasi napakasarap nun. Gustong-gusto ng mga bata yun. And pwede nyo rin top pa ng bacon. Yes, bacon. Hindi kasi sila kumakain ng tuyo. Hindi nila gusto yung tuyo. Yung mga bata ko, gusto ko yun. Pero, yan, yung bacon. Sobrang gusto ng mga bata yun na ganun yung ginagawa namin sa champurado. So, 4 yung kinuha ko nitong champurado. The next one naman, sitong white king pa rin na arroz caldo. Ang net weight naman niya is 113 grams and 29.90 rin siya. So, ito naman, dinadagdagan ko na lang siya ng boiled egg. Kung may natira kaming mga rotisserie chicken, dinadagdagan ko siya. Or kung meron kaming mga chicken na stock sa rep, ayan. At saka, ilalagyan ko rin siya ng garlic and chicharon. Yan, gusto ng bata na may mga chicharon din to. And next one is yung Baguio oil. Itong coconut oil. So, this one is 263.15, 1.8 liters. So, mostly ginagamit ko to pa nagbe-bake ako. And kasi pa nagpa-fry naman kami air fryer. Pero minsan, meron kaming mga niluto na mas okay talaga na i-fry siya ng normal na pagpa-fry ng cooking oil. Kaya, nag-i-stock pa rin ako nito. Pang-bake at saka kapag yung mga kailangan iluto na kailangan cooking oil talaga. And next one, itong rice vinegar, white rice vinegar, itong Narcissus na brand. Ang net weight niya ay 600 ml, 68.25 naman ito. Kasi nagbabalak si daddy gumawa ng teriyaki sauce niyang sarili. Kaya
kumuha siya ng mga ganito. And next one naman, it's ito miskan na mirin. So, pang teriyaki sauce din to. This one is 268.25. Ang mahal, no? 600 ml siya. The next is yung almond breeze na barista. Ito yung ginagamit daddy para sa coffee niya, yung unsweetened. And this one is 152 pesos. Next one, so itong Clara Olay na cheesy pesto. This one naman is 124.80. Ang net weight niya is 180 grams. For yung kinuha ko nito. Next is itong Clara Olay na bechamel sauce, yung white sauce. Net weight naman niya is 200 grams. And this one is 36.75. 6 naman yung kinuha ko nito. And next is itong Right and Light. So, dalawang flavor yung kinuha ka this time. Yung isa is lemon and lime, and yung isa naman is orange. So, no sugar, no carbs, no calories ito. And this one is 21 pesos. And 12 na lemon and lime yung kinuha ko, and 8 na orange. Hindi na ako kumuha ng root beer, kasi iniinom din naman ni Bunso yung lemon and lime. And then itong orange, ngayon ko palang itatry, pero tingin ko naman masarap to. Next one, so itong Alaska na sweetened condensed filled milk. Ito yung 300 ml. So this one is 57 pesos. And dalawa yung kinuha ko nito. Sa SM ko ito nabili, sa SM supermarket. Stock-up lang ulit ako kasi naubos na yung mga condensed milk ko. Dahil lately nga ay gumagawa kami ng ice cream cake. And kung di nyo pantitry, may video po kami ng lemon square cheesecake ice cream cake. Try nyo na ito, napakasarap. I'm sure na magustuhan ng mga kids ninyo. So, dalawa pala yung kinuha ko nito. Hilig kasi talaga kami ni Daddy sa curry. Actually, kahit si Bunso, pero yung mga maanghang kasi pumapasayang kay Bunso. So, kami ni Daddy yung mahilig sa mga ganito talaga. So, kumuha kami nitong curry ramyun ng Nong Shin. And this one is 40 pesos and 6 yung kinuha namin nito. And the favorite din namin ang laksa. And ito, masarap talaga to guys. Natikman namin to last time nung mag-grocery kami. Last month yata nag-grocery pa yun. Or last month. Kasi nung the following, last month pa namin nabili yun. Kasi the following month, di namin to nakita ulit. So this one naman is 139 pesos. And 4 na yung kinuha namin. Kasi nagustuhan ni daddy yung lasa nito. Ang sarap talaga niya. And mag-add ka na lang ng mga toppings mo. Anghang siya guys, pero ang sarap talaga nito. Nitong laksa ng lamian. One is 139 and 4 yung kinuha namin nito. Hindi ko makita yung binibili naming curry na naka-can. So, kumuha na lang ulit ako nito. Itong mga naka-cubes na curry, dinadagdagan siya ng water. And this one is 192.75. Tapos number 1 lang to, yung kanyang hotness, spiciness. Kasi yun nga, si Bunso ay hindi masyadong kaya yung mga maanghang. Ako naman, hindi naman ako pwede sa sobrang anghang. So, yung number 1 lang yung kinuha namin. Next one naman, si itong Vortman na fudge stripe oatmeal cookies. So, dati lagi akong binibili ni daddy nito eh. Pinapasalubungan ako niya ng nito palagi. So, ngayon may anak kami. Hindi na ako binibilan din. So, bumili na kami nito. Gusto namin patikim sa mga bata. Alam ko na patikim ko na sa mga bata to before. So, this one naman is 137.50. And ang net weight niya is 350 grams. So, isa lang muna kasi para matikman muna nila. And kapag nagustuhan, next month na ulit. Next one naman, si itong taco mix ng McCormick. This one is 35.85. And ang net weight nito is 40 grams and dalawa yung kinuha ko nito. Kumuha rin ako ng black pepper, yung whole. Ang net weight is 28 grams and this one is 52.25. Dalawa naman yung kinuha ko nito. Next one is itong bay leaves o laurel, dahon ng laurel. Ang net weight is 10 grams. So, si daddy ginagamit ito pang nagagawa siya ng lechon kawali. So, yan. Kailangan niya to. And kailangan ko rin mag-stock up nito kasi naglalagay kami ito sa bigas para iwas na magkabag siya. So, 52.20 naman ang isa nito. Ito naman, itong breadcrumbs ng Nanyuan. Hindi ko alam kung ito rin yung brand na nabili namin sa SM, pero masarap siya. Basta yung mga itong Japanese na breadcrumbs. Yun yung mas masarap. And this one is 28.60, 230 grams siya. Kasi nagumawa si daddy ng chicken katsu. Sobrang nagustuhan ng mga bata. And kaya ayan, bumilit kami ng breadcrumbs. Yun nga lang, wala na kaming chicken. na chicken breast. So,
Yan yung mga dapat namin mabili sa SNR ulit. And next, ito namang onion and garlic na crackers. Sobrang gusto kasi talaga namin ito. And last time yung binili namin, yung original flavor lang. And ayun, pinupulutan namin ni Daddy yan kapag nag-iinaman kaming dalawa. So, pag weekend kasi, yun ang banding namin ni Daddy. Actually, allergic ako dito, pero ang sarap kasi talaga niya. So, this one is 64.60 and ang net weight niya is 400 grams. And next one, so itong curly spaghetti noodles na gustong-gusto ng mga bata. Itong sa Lucky Me. And this one is $14.90. 12 yung kinuha ko nito. Gumagawa na ako ng spaghetti. Pero minsan talaga, gusto nilang ng ganitong spaghetti. And next one is itong Lucky Me na chicken na chicken. This one is $46.50 and 6 yung laman niya. And syempre, kumuha rin kami nung Lucky Me na pancit canton. Yung original flavor lang. Kasi ito yung para sa mga bata. This one is $72.90, 6 yung laman. Hindi na kami kumuha nung para sa amin since kumuha na kami ni Daddy ng laksa at saka ng curry. And itong Colgate na triple action. So, $169 siya for 2 tubes. Ito, 175 grams ang each tube. And ito lang yung okay na toothpaste para sa akin. Kasi kapag yung ibang toothpaste na ginagamit ko, nagbiblit yung gums ko. Kaya itong triple action laging pinipili namin. And naubos na rin yung aming Q-tips. So, nag-stock up ako. Dalawa lang naman yung kinuha ko. Nitong spiral tips. So, 200 tips na siya. And this one is $44.50. And para sa mga girls, itong Bello na Intense White na antiperspirant deodorant, 48-hour protection, alcohol-free, and stain-free. So, itong 25ml. Kasi yung mga bata talaga, hindi naman sila nalabas, pero syempre, nalaga na sila, talagang nagkakaroon ng, alam niyo na, panag-pepper-spare sila. Kaya kailangan nila to. And, naghanap talaga ako nung hindi nakakaitim ng kiligigi. Dalawa yung kinuha ko nito. Ito rin yung gamit ko. And next one is itong Betadine na Fresh Bliss na Daily Feminine Wash. Refreshing Lemon Verbena. This one is 127.45, 150 ml na siya. And dalawa yung kinuha ko nito. So, wala kaming guys na sabon na mga bar para sa aming mga puwet. So, ito rin ang ginagamit namin. So, ito ay para sa lahat. So, ito yung wash talaga namin pa sa VR. Mapababae, mapalalaki itong ginagamit na wash. And wala nang stock yung mga girls ng kanilang sanitary napkin. And then, wala yung Charmy doon sa Landmark. And ito lang yung nakita ko, itong Sophie Comfort Night. Sabi niya, ayan o, cotton is soft, tapos 35.5 cm na yung lapad niya. And kasi mga girls, ang lakas nila talagang mag-mens. Kaya gusto nila yung ganitong sa likod. Ayan yung mga malalaki yung likod na ganyan. As in, kahit umaga or gabi, ganito yung gusto nilang suotin na napkin. Or gamitin na napkin. So, this one is 75.70 and 8 pads na siya. Hopefully, okay siya. Apat lang yung kinuha ko muna. Kasi baka mangati sila, mag-allergy sila. Kasi pag ibang napkin, nangangati sila. Kaya, yung Charmy yun, okay sana sa kanila yun. Kaya ito muna papatry ko sa mga girls. Sabi naman niya yun, number 1 in Japan. And yung last but not the least sa Center Island. Itong mga mouthwash. O talaga, hindi ako happy na toothbrush lang eh. Gusto ko may mouthwash talaga after. And ito yung ginagamit namin, yung Colgate Plux, yung Fresh Mint Splash. And then, tatry namin tong may active salt. So, this one is 193.85 by 500 ml and get 250 ml for free. So, apat yung kinuha ko nito. Dalawa nitong active salt and dalawa nung Fresh Mint Splash. So, ayan siya. Pag bumili ka nung malaki, may libre ka nung maliit. Last but not the least, guys, ay itong mga makasasalanan na chips na to. Kanina ay mga makasalanang noodles na, ngayon naman sa mga makasalanang chichirya naman tayo. So, ito ay stock na namin for 1 month po, no? And, kaya naman namin control ng mga bata sa pagkain nila. First one, itong V-Cut. Itong 155 grams. 40 pack to. 69.45 yung ganito kalaki. And, alam ko 8 yung kinuha ni Daddy nito. Pero ngayon, 6 na lang siya. Kay Daddy yung chips na yung V-Cut. Pero syempre, nakikikuha rin kami sa kanya. And next one, itong Pika na Barbecue Overload. Thank you! Bless you! Next one, itong Pika na Barbecue Overload. Ang laman niya, ayan o, Nova, Tostillas, at saka Piatos.
This one is 44 pesos and 180 grams na siya. And anim yung kinuha namin ito and lima na lang siya ngayon. Ako yung may gusto ng pika. Pero yung mga bata, kumakain din naman sila nun. And next one is yung Oishi. This one is 1940. Dalawa yung kinuha ko niyan, pero isa na lang siya. Itong sweet corn naman, this one is 1425. Dalawa din yan. And next is yung chicharon ni Mang Juan. This one is 1745 naman. Dalawa rin yan. Kaso nagdaan ng weekend, nag-movie night na kami, kaya yan ang kanilang kinain. Actually, meron ding snacko at saka cheese drinks. Nawala na lahat yon. Huwag yun ang hanapin sa haul na to. And last, itong kalbi na honey butter. Itong 170 grams. This one is 89.25. And dalawa yung kinuha ko nito. Ito naman yung sobrang favorite ko. So, gusto ko rin ito. So, ayan na lahat guys. Yung napamili namin sa Landmark. And ibang konti nga sa SM Supermarket. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. And click nyo na rin po ang notification bell and select all para lagi po kayo na-notify pag may bago po akong vlogs weekly. That's it for today guys. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless! Bye!